Digmaan, yan ang salitang para sa ating normal na namumuhay ay ang labis na kinatatakutan. Pero sa kabilang banda naman, andyan ang mga elite o sukdulan ang kapangyarihan sa mundong ginagalawan natin. At guess what? Gustong gusto nila ito. Bakit kanyo? Well, ito lang naman ang isa sa pangunahing paraan para mabawasan ang populasyon sa ating mundo. Hindi nyo ba napapansin kaliwat kanan ang mga balita tungkol sa kakulangan ng supply ng pagkain, supply ng tubig, supply ng isda at marami pang iba? At ano ang solusyon dito? Bawasan ang mga taong kumukonsumo nito at hayaang magkaroon ito ng pagkakataong dumami muli. At doon, ang mga taong may lubos na kayamanan ay ang siya lamang siguradong ligtas at muling magpaparami pagkatapos ng digmaan. At siguro, hindi na bago sa inyo ang balitang ito tungkol sa di umano na pipintong kaganapang ito. Di tulad dati na walang internet e sa panahon ngayon, idinadaan ng mga tao sa social media ang kanilang mga saloobin tungkol dito. Ang iba ay labis na nababahala. Ang iba naman ay idinaraan sa biro ang lahat o sa pamamagitan ng memes. Hindi ko alam kung ito ang paraan nila upang pampalubag loob para malis ang takot sa kanilang puso, pero para sa akin, hindi ito dapat gawing biro at dapat seryosohin. Ngayon, sa madaling sabi, ang Estados Unidos ay inako ang nangyaring trahedya sa Iran kung saan namatay ang isa sa pinakamakapangyarihang tao na namumuhay doon. Ang tinutukoy ko ay si General Qasem Soleimani. Nangyari ang pag-atake ito noong January 3, 2020. Kadarating lang halos ng kanilang general, pagbaba ng eroplano ay sumakay siya ng sasakyan paalis sa Baghdad International Airport. Isang drone o unmanned air vehicle naman ang siyang nagpalipad ng missile direkta sa convoy ng general. Nangyari ang sinasabing pag-atake ng Amerika sa Iran araw ang lumipas matapos atakihin ng ilang nagpoprotesta ang US Embassy sa Iraq. Naniniwala ang US na ang nasa likod ng pag-atake ito ay binabakapan ng mga tao ni General Qasem galing Iran. Ang mga taong ito, kaibigan, ay may bansag din. Ito ay ang tinatawag nilang proxy fighters. Ang naging tugon ng US dito ay idinaan sa isang tweet galing sa kanilang presidente na si Donald Trump, at ang laman ng tweet ay ang mga sumusunod. Agad naman sumagot ang Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei at sinabi ang mga katagang ito. At heto na nga ang nangyari, they did a damn thing, kaibigan, a very very big damn thing. Nakumpirma na si Qasem nga talaga ang lulan ng sasakyan dahil oras ang lumipas matapos ang insidente ay nakita ng mga otoridad ang isang singsing na sinasabing suot ng kanilang general. Ngayon, sasagutin naman natin ang tanong kung sino nga ba si Soleimani. Bakit ganoon na lang kalaki ang balitang ito, hindi lang sa loob ng Iran kundi pati rin sa buong mundo? Unang-una dyan, kaibigan, ay si Soleimani lang naman ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa loob ng Iran. Siya ang Major General ng tinatawag nilang Quds Force. Ang Quds Force, kaibigan, ay maikukumpara natin sa CIA ng Amerika para itong sangay ng kanilang sandataang lakas. Dito, sinasanay ang bawat tao na maging espiya sa kalaban, special operations, politika at marami pang iba. Base sa nakatala, ang kanilang grupo ay may bilang na humigit kumulang 15 to 20,000 na katao. And to make it into perspective, kaibigan, katumbas ni Qasem ang ilan nating itinuturing na bayani na naging general noong Philippine Revolutionary War. Ilang halimbawa dito ay ang mga sumusunod: Artemio Ricarte, General Luna at General Emilio Aguinaldo. Ipinanganak si Soleimani noong 1957 at ginugol ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga kalabang lahi sa loob ng Iran. Lalo pang naging tanyag ang kanyang pangalan noong 1980 hanggang 1988 noong nangyari ang sagupaan ng Iran laban sa Iraq, at hindi nga naglaon, naging isa siya sa pinakaimportanteng tao sa buong sandatahan ng Iran. Nagkaroon na rin siya ng isa sa pinakamataas na military honor sa kanilang bansa. Ito ay ang tinatawag nilang Order of Zulfikar. Katumbas nito dito sa Pilipinas ang Medalya ng Kagitingan o Medal of Valor.
Ilan lamang yan sa napakarami pang dahilan kung bakit sobrang mahalaga ang kanyang papel sa kanilang bansa. Ngayong mayroon na tayong kaunting kaalaman tungkol sa kanya, ay sa parting ito naman ang pag-uusapan natin ay ang dahilan kung bakit nagawa ito ng Estados Unidos. Sinasabi ng US na si Soleimani ang nasa likod ng kaluwatkan ng pagpapadala ng tinatawag na proxy fighters sa mga lugar ng Yemen, Lebanon at Iraq. Ilan sa mga lugar na nabanggit ay kaalyado o may magandang relasyon sa Estados Unidos at may mga tao sila doon. Isa rin daw di umano ang Iran sa mga nagpadala ng ilang militanteng grupo upang atakihin ang US Embassy sa Baghdad, Iraq kung saan may nasawing Amerikanong kontraktor at bukod dito marami ring US citizen ang nasugatan at marami ang nasirang establishmento na pag-aari ng US. Sinasabi rin ng Pentagon na ang Iran daw ang nasa likod ng kaliwatkan ng pagpaslang sa mga Amerikanong diplomat sa loob ng Iraq simula noong 2003. Kumbaga kaibigan, sa mata ng Estados Unidos ay ang imahe ni Soleimani ay napakasama. Sa bawat pagkakataon na may nangyayaring sigalot sa kaalyadong bansa ng Amerika sa Middle East ay siya ang sinasabing nasa likod nito. Sinabi rin ng presidente ng Estados Unidos na dapat matagal na nila itong ginawa. Medyo na-delay lang daw at ngayon lang nakakuha ng sapat na intel para gawin ang aksyon. Sa parang ito, sinabi ni Trump na marami pa daw sana ang buhay na naisalba sa pag-atakeng ginagawa ni Soleimani noong mga nakaraang taon. Ngayong nasagot na natin ang tanong kung sino nga ba si Qasem Soleimani, kung bakit napaka-importanting tao niya para sa mga taga-Iran at bakit ito nagawa ng US, ang tanong naman ay ano ang susunod na hakbang ng Iran sa pagkakapatay ng kanilang general? Well kaibigan, sa totoo lang, ang mga mamamayan sa loob ng Iran ay sa maniwala man kayo o sa hindi ay hati ang naging opinyon sa pagkakapas lang kay Qasem. Kung marami ang nalulungkot ay marami rin naman ang nagbubunyi. Ito ay dahil maraming tao rin ang may ayos sa pamamalakad ni Qasem sa kanyang tauhan sa loob at labas ng kanilang bansa. Alam nyo kaibigan, dalawa ang mga pangalang na mayagpag sa pagkakamatay ni Qasem. Bukod sa kanya, matunog din ang pangalan ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Khamenei. Si Ayatollah kaibigan ay ang supreme leader ng Iran. Ibig sabihin, siya ang head ng Iran Armed Forces at ang Quds Force nga ay ang parang branch nito na pinamumunuan naman ni Qasem. Matalik na magkaibigan ang dalawa. Sa totoo niyan, labis na galit ang nararamdaman ni Ayatollah nang mabalitaan ang nangyaring ito sa kanyang kaibigan. Kasama ang libo-libong mga taga-suporta ni Qasem ay pumunta sila sa libing nito sa kanyang bahay at doon nagdasal para sa yumaong general. At isa lamang ang sinabi ng kanilang supreme leader tungkol dito, dadanak ang dugo. Sa totoo niyang kaibigan, itong nagdaang araw lamang sa kauna-unahang pagkakataon, iwinagayway ng Iran ang isang pulang bandila sa isa sa pinakakilalang moske sa kanilang bansa, sa moske ng Jamkaran sa Qom. Sinasabing ang lugar na ito ay ang holiest city ng mga taga-Iran. Ang pagwagayway ng red flag na ito ay katumbas ng pagbaliktad sa bandila ng Pilipinas mula asul papuntang pula at alam naman natin na ang ibig sabihin ito ay digmaan. Ngayon, nakasulat sa kanilang red flag ang mga katagang "Those who want to avenge the blood of Hussein." Eh kalaman, bakit naman Hussein ang nakasulat sa bandila, bakit hindi Qasem? Well kaibigan, ang salitang nabanggit ay malalim ang pinagmulan. Ginamit ang salitang ito noong 6080 AD kung saan pinagdedebatihan ng mga Islam kung sino ang magiging susunod na kanilang propeta. Pareho nang nangyari kay Qasem, si Hussein ay pinaslang noong Second Islamic Civil War at maraming Muslim ang sinasabing ang pagkakapatay kay Hussein ay hindi makatarungan at kinakailangan nila itong ipaghiganti. Ngayon kaibigan, bibigyan ko lang ng diin. Ang mga tao sa gobyerno ng Iran ay all out sa paghihiganti sa kanilang yumaong general. Kasama na rito ang anak ni Qasem. Lahat ng mga matataas na tao doon ay walang ibang iniisip sa puntong ito kung hindi ang makapaghiganti. Ang sigaw ng mga tao at opisyal ng Iran ay kamatayan para sa Amerika. Pero ang tanong na kung paano, ano at saan ang gagawing paghihiganti ng Iran ay ang tanong na sa ngayon ay hindi ko masasagot. Panahon kung hindi oras na lamang ang ating hihintayin para malaman ito.
Sa parting ito kaibigan, masasabi kong may good news at bad news tayo. Uunahin natin ang good news. Sinabi ng Iran na wala silang balak i-escalate ang mga nangyayari. Ang gusto lamang nila ay makapaghiganti sa mga Amerikano. 1:1 ika nga. Ang bad news naman ay ang mga Amerikano ay nagbanta na kung gaganti sila ay magiging all out ang kanilang puwersa para pabagsakin ang buong sandatahan ng Iran. At dito na nga siguro magkakaroon ng tinatawag na domino effect. Hindi naman papayag ang mga kalyadong bansa ng Iran na ganoon na lang bulihin ng Amerika ang nasabing bansa. Tsak na ipagtatanggol nila ito. At kung mangyari ito, papasok naman ang mga kaalyadong bansa ng Amerika at simula na ng ikatlong digmaan. Sabay-sabay nating ipagdasal na sana huwag itong mangyari.